and rest upon His word for everything. Oh, everything, yes, everything is possible. A minor 7 na agad yung yes, everything is possible. With God. Oh, sige, share ko sa inyo yung kanta na yun. Nothing, ready, end. Nothing is impossible when you put your trust in God. Nothing is impossible when you're trusting, when you're trusting in His Word. Hearken to the voice, hearken to the voice of God to thee. Is there anything too hard for me? So put your trust in God alone. In God alone, and rest upon His word for everything. Oh, everything, yes, everything is possible with God. Isang pa. Nothing is impossible when you put your trust in God. Nothing is impossible when you're trusting in His Word. Hearken to the voice of God to thee. Is there anything too hard for me? So put your trust in God alone and rest upon His Word for everything. Oh, everything, yes, everything is possible with God. Alam niyo na? Nothing is impossible when you put your trust in God. Nothing is impossible when you're trusting in His Word. Hearken to the voice of God to thee. Is there anything too hard for me? Ano sagot ron? None. Walang mahirap sa Panginoon. So ang conclusion niya, so put your trust in God alone and rest upon His Word. For everything, oh everything, yes, everything is possible with God. Last time. In the end. Nothing is impossible when you put your trust in God. Nothing is impossible when you're trusting in His Word. Hearken to the voice of God to thee. Is there anything too hard for me? Wala. So put your trust in God alone and rest upon His Word for everything. For everything, oh everything, yes, everything is possible with God. Amen? Amen po ba? Amen. Napakatamlay naman ang amen. Amen? Amen. Yun, may konting gising na. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, sa magang ito, nagpapasalamat po kami sa inyo. At anuman ang pinag-aaralan namin, hinihiling po namin, huwag naming kakalimutan ang bagay na ito. Walang imposible sa inyo. Sa buhay namin, sa anumang sitwasyon namin, walang imposible sa inyo, O Diyos. Kaya niyong gawin ang lahat. Kaya tulungan niyo po kami na manangan sa inyong mga salita. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sa Efeso chapter 6, tatapusin na muna natin yung ating usapin tungkol sa mga demonyo at kay Satanas. Pero meron akong nais ko mag-summary sa umagang ito. Isang dahilan kung bakit tayo paulit-ulit sa mga bagay, paulit-ulit, pabalik-balik, para maitatak natin sa kaisipan ang mga nakalagay sa salita ng Diyos. Masyado na kasing madalas dito sa buhay nating ito na yung mga Christian ay
napapatakbo ng sariling damdamin. Yung mga prinsipyong sinasabi ng mga Kristiyano, hindi naman yun nasa Bible, kundi yun nasa damdamin nila o yun narinig sa TV. O minsan, narinig rin sa ibang mga mangangaral na mga sikat. Pero wala naman sa salita ng Diyos. Ang sarap lang sa pakinig. Ang ganda ng logic. Medyo maganda yung pagkakahanay, kaya iniisip, katotohanan na. Makinig kayo, palagi kong pinapaalala sa inyo to at huwag niyong tatandaan kasi marami mga Christian na dadaya sa mundong ito dahil hindi alam ko ano yung nakalagay sa Biblia. Ang isang kasinungalingan, kahit pabigkasin ng isang matalinong tao, kasinungalingan pa rin yan. Amen. At ang isang katotohanan, kahit ang bumibigkas ay isang mangmang, katotohanan pa rin yun. Amen? Maraming mga tao ngayon, palaging naghahanap na magaling mag-sermon, magaling magsalita. Hindi lahat na magaling magsalita eh tama. Kaya nga may nadadaya eh, dahil may magagaling magsalita. Kaya paulit-ulit tayo na nagsasalita sa inyo at binubuksan natin ang nakalagay sa Biblia para ang paniniwala natin eh, hindi nakasalig dun sa feeling ko kasi ganito eh. Hindi mahalaga feeling natin dito. Mahalaga rito kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos. Amen? So, nais ko magbigay sa inyo ng ilang general statement tungkol sa mga demonyo. At wag nating kakalimutan ito. Alam niyo ba mga demonyo, si Satanas, ang dami nilang alam tungkol sa atin? Alam niyo ba yon? Bakit? Kasi nakaabang sila sa inyo. Sinisilang ka pa lang, minamatsyagan ka na. At alam nila kung saan ka nang galing, elementary school mo, high school mo. Hanggang sa kaduluduluhan, alam nila kung ano nangyari. Nakaabang sila eh. Kaya panahon na para tayo naman, alamin naman natin kung ano yung tungkol sa kanila. Kung ano yung nakasulat tungkol sa kanila. At yun ang gawin nating panuntunan, yun ang gawin nating basis sa pag-iisip. Tayo naman na makaalam ng tungkol sa kanila. Okay, ready na ba kayo? Talagang handang-handa na ba? Panggabi ka rin ba? Okay. Number one, ang mga masasamang espiritu, si Satanas, they know. Alam nila. Ano ang alam nila? O kilala nila? Kilala nila kung sino ang Panginoong Jesus, kilala nila tayo na mga anak ng Diyos. Tandaan ninyo yan. They know you. Marcos chapter 3 verse 11. Marcos chapter 3 verse 11. Sabi rito. Marcos chapter 3 verse 11. Kapag nakikita siya ng mga taong sinasaniba ng masamang espiritu, lumuluhod sila sa harap niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Tungkol ito sa Panginoong Jesus, na tuwing dumarating ang Panginoon sa isang lugar, hindi nag-a-announce ang Panginoon o walang naka-ano, walang sumisigaw sa harapan. O naririto na ang anak ng Diyos, naririto na ang anak ng Diyos. O lahat ng mga inaalihan ng masama espiritu, get ready. Hindi. Pagka nakikita siya nung mga inaalihan ng masamang espiritu, lumuluhod sila, sumisigaw sila, sila ang nagpapahayag, "Ikaw ang anak ng Diyos." Anak ng Diyos yan. Sa isang pagkakataon, sabi ng demonyo, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos." They know the Lord Jesus. Amen? Lucas chapter 8, verse 28 to 31. Lucas chapter 8, verse 28 to 31. Sabi rito, nang makita niya si Jesus, no, ito yung inaalihan ng masamang espiritu na napakarami na hindi kayang kontrolin ng mga tao. Nung makita nila niya si Jesus, sumigaw siya at lumuhod kay Jesus at sinabi niya na malakas, "Ano ang pakialam mo sa akin, Jesus, na anak ng kataas-taasang Diyos? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan." Minsan takot na takot tayo sa demonyo dahil baka pahirapan akong demonyo. Baka sila ang nahihirapan pagka ang presensya ng Panginoon ay naririyan. When Jesus comes, kasi ang Panginoong Jesus ay
kilala nila eh. Alam nila na sila ay may kasalanan. Alam nila na sila ay hahatulan. Alam nila na itatapon sila sa dagat-dagatang apoy. Kaya nung panahon ng Panginoon, ang isang hindi nila alam yung mga timetable. Kagaya rin natin, natatandaan nyo, sabi ng Panginoong Jesus, yung mga panahon, yung mga itinakda ng Ama, hindi alam niyan ng kahit sino, kahit mga anghel, hindi nila alam. Meron silang alam, alam nilang maikli na lang ang panahon nila, pero hindi nila alam kung kailan ang eksakto. So naririto itong demonyo o pulutong ng demonyo sa katawan ng isang tao, nag-e-enjoy sila roon sa katawan ng isang tao, biglang dumating ang Panginoon, ha? Bakit naririto ito? Jesus, wala, wag, pahihirapan mo na ba kami? Bigla silang na-alarma. Aklat ng Gawa, chapter 19. Gawa, chapter 19, verse 15. Merong mga nanggaya sa apostol, nagpalayas din ng masamang espiritu. Verse 15, Gawa 19:15. Sinubukan nilang palabasin ang masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Pero sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus, ganoon din si Pablo, pero sino naman kayo? Hindi ibig sabihin na hindi alam ng masamang espiritu yung pangalan ng mga tao. Kilala nila yon, mga tao nga kilala eh. Pero ang gustong sabihin ng masamang espiritu, anong authority meron ka? Sino kayo? Ba't kayo kami pinapalayas? Hindi naman kayo anak ng Diyos. Hindi naman kayo lingkod ng Panginoon. Alam ng masamang espiritu kung sino yung lingkod ng Panginoon. Kilala ko si Jesus. Kilala ko rin si Pablo. Nakikita-kita ko na lang yung masamang espiritu. Kilala ko si Neselin. Kilala ko si Edgar. Kilala ko si Bagtong. They know you. Amen. Hindi ko alam, sabi ng isa, hindi ko alam, pastor, kung matutuwa ako o malulungkot ako dyan, nakilala pala ako ng mga demonyo. Alam mo, kilala rin ng mga demonyo kung sino yung sa kanila. Kaya huwag ka nang mag-ano. Dapat nga sa'yo, matuwa ka, maging confident ka dahil alam nila na ikaw ay anak ng Diyos. Eh di lalabanan po ako, hindi. Una, alam nila na dapat umiwas sila sa'yo. At sa oras na gamitin mo yung mga armas mo, yung mga itinuro ko sa inyo na nakalagay sa Biblia, sa oras na gamitin mo yan, alam nila na matatalo sila. Kaya ano ginagawa nila? Dinadaya ka, binubulungan ka ng kung ano-ano na hindi ayon sa salita ng Diyos. At ikaw naman, mahilig ka rin sa emosyon. Mahilig ka dyan sa mga bulong-bulong na yan at yun ang sinasalita mo. At sa tuwing ang sinasalita mo ay yun sa damdamin mo, sa damdamin ng iba, lumalakas ng lumalakas yung kalaban. Laban sa iyo, yung masamang espiritu, nagkakatuwaan sila dahil niisip nila, tignan mo yan, alam natin na anak ng Diyos yan. Napakarami niyang armas, ang dugo ni Jesus, ang pagpapahayag ng Ebanghelyo, ang dami-dami niya magagamit, pero nadadaya natin siya na wala siyang magagawa. Kilala nila kayo. Revelation 12:12, pahayag 12:12. Hallelujah. Excited ako para bukas eh. Meron ako sasabihin sa inyo isang hindi naman lihim, ano? Isang, basta. Pahayag 12:12, Revelation 12:12. Nagtatanong kasi ako sa Panginoon, Lord, tuloy-tuloy na ba kami? Kasi tatapusin nga natin yung tungkol sa mga diablo ngayon. Tuloy-tuloy na po ba kami, Panginoon, sa pag-aaral namin? Panahon na, discussion na ng yung mga armas naman na sinabi na sa Epeso. At nadama ko na inuudyukan ako ng Panginoon na mag-reveal sa inyo ng ilang mga bagay na basta, bukas na lang. Pahayag 12:12. Nancy, ikaw na. Di ako maliligo. Andun ka. Pahayag 12:12. Kaya magalak kayo, kayong nakatira sa kalangitan, pero nakakaawa kayong mga nakatira sa lupa at dagat dahil itinapon riyan sa inyo si Satanas. Galit na galit siya, sabayan niyo ako. Dahil alam niyang kaunti na lang ang natitirang panahon sa kanya. Galit na galit si Satanas. Hindi niya alam kung kailan yung eksakto, pero alam niya kaunti na lang yung panahon na natitira sa kanya. And he is doing everything. He is doing everything. Pag alam mo na kaunti na lang yung oras mo,
hindi ka na mag-aaksaya ng oras. Oh guys, may apat na oras pa tayo rito. Oh sige, sige, sige. Oh, 10 minutes na lang, alis na tayo. Oh ba, eh, ano na natin yung pinakamahalaga? Sa aklat ng mga awit, merong ganyan na inilagay sa Salmo chapter 90 verse 12. Sabi ron, Salmo 90 verse 12. Ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Pagka ikaw na anak ng Diyos, eh kapareho ka ni Satanas na alam mo na kaunti lang ang panahon mo rito, magnanasa kang maging matalino. Mga OFW, kaunti lang ang panahon nyo sa ibang bansa. Kaya dapat umpisa pa lang, hindi ka ang unang nasa isip mo, makabili ng ganito, makabili ng... Maikli lang ang panahon mo. Lahat ng cellphone na bibiliin mo ngayon, o hindi naman lahat, almost all ng cellphone na bibili mo ngayon, maitatapon mo yan, hindi na yan nilikha para tumagal ng napakatagal, palaging magkakaroon ng upgrade, palagi. Kaya kung ang laging ang iniisip mo sa unang sahod mo, eh, okay, makakabili na ako. Buti kung kagaya yan ng gamit noon, mga electric pa noon, eh, pagka bato sa bahay mo, baka masira yung dingding nyo, eh, dahil bakal. Ngayon, kahit bata, kayang suntukin yung, etc., etc. Pag alam mo na kaunti na lang yung panahon mo, nagiging matalino ka. And the devil at yung kanyang mga demonyo, alam nila na kaunti na lang yung panahon nila, kaya lahat ng bagay ay ginagawa nila. Next. Hi Arlene, kumusta ka na dyan? Number two, they have a choice. Itong mga demonyo na ito, meron silang pagpapasya. Pinili nila kaya sila naging demonyo. Walang nilikha ang Diyos na demonyo, kahit na si Satanas. Nilikha siya na anghel na malinis. Nilikha siyang anghel na sakdal. Pero ang ginawa ni Satanas, pinili niya na tumalikod sa Panginoon. Ngayon, marahil sabihin ninyo, teka, pastor, nasa langit na yung mga yan ah. Bakit nagawa pa nilang tumalikod sa Panginoon? Kasi kahit nasa loob ka ng langit, pero sa loob ng puso mo, wala ang Panginoon. At ayaw ng Panginoon na merong mga naroroon sa langit na kaya nando doon eh, walang magawa. Nalikha silang doon eh, wala na si... No, everyone has a choice. Kahit yung mga anghel sa langit ay nagkaroon ng pagpapasya. Aklat ng Judas, chapter 1, verse 6. Judas, chapter 1, verse 6. Bago mag-aklat ng pahayag. Judas chapter 1 verse 6. Sabi rito, alalahanin niyo rin ang mga anghel na hindi nanatili sa dati nilang kalagayan, kundi iniwan ang kanilang lugar, ginapos ng Diyos ang mga iyon ng mga kadenang hindi mapuputol at ikinulong sa napakadilim na lugar hanggang sa araw na hahatulan sila. Meron palang mga anghel, no? Sa angelology, pinag-aaralan yan, hindi lang pala ang mga anghel na demonyo, yung mga kasama ni Satanas, meron ding mga anghel na nakabihag ngayon. Na iniwanan raw yung dati nilang kalagayan, no? Yung kanilang katatayuan sa kalangitan. Iniwanan nila yung assign sa kanila ng Panginoon, iniwanan nila yung tungkulin nila sa Panginoon. Iniwanan! Bakit hindi pinigilan ng Diyos? Kaya nga ako, pagka lagi ko sinasabi sa church, huwag kang mapuwersa sa mga tao, huwag mo silang yung parang kamay na bakal na sa, ay, sa gusto mo, ganito gawin mo. Ang Panginoon nga eh. Yung mga anghel sa langit, nung iiwanan nila yung kanilang katatayuan, hindi sila pinigilan ng Diyos. Okay, may free will kayo, gusto nyo yan, sige. Kaya lang, alam nyo magiging consequence niyan. Nakakapanginig sa takot pagka iisipin mo na nung nililikha ng Panginoon yung dagat-dagatang apoy, alam ng mga demonyo na kaya nililikha yon para sa kanila. Kaya nung dumating yung ang Panginoong Jesus dun sa naaalihan na masamang espiritu, nanginig sa takot eh. Panginoon, panahon na ba ito? Pahihirapan mo na ba kami? Alam nila na mahihirapan sila doon.
Guys, huwag kayong padaya sa demonyo, sa kaaway, sa bulong sa inyo na, eh ano kung mawala sa Panginoon? Eh ano kung tumalikod? Eh ano, sige, di, hindi na ako maligtas. Hello, mga demonyo nga nanginginig eh, pagka naiisip nila yan eh, na sila'y mapapahamak eh. Tapos tayong mga anak na ng Diyos, kung magsalita tayo na, oh sige, di, iiwanan ko na lang ito. Hindi mo naiintindihan yung sinasabi mo. Kahit Satanas, galit na galit siya, kaunti na lang yung panahon niya. Ikaw naman, sa kaunting panahon mo, nagmamalaki ka pa. Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? O di hindi na lang ako magsisimba? O di hindi na lang ako maglilingkod? Unang Pedro, chapter 2, verse 4. Aklat ng Unang Pedro, chapter 2, verse 4. Ano yung heading rito? May choice sila. Alam nila kung ano yung ginawa nila. Pinili nila na tumalikod sa Diyos. Kaya ang gusto ng mga demonyo ngayon, tuksohin kayo, napiliin nyo na tumalikod. Nakakalungkot, nakakabanas. Pagka may mga anak ng Diyos, mas gusto pa yung tumatalikod. Maliwanagan sana kaisipan natin. Unang Pedro, chapter 2, verse 4. Sabi rito, Unang Pedro ba ito? Wala yata itong... Kalawang Pedro. Chapter 2, verse 4. Ikalawang Pedro 2:4. Sabi rito, kahit nga ang mga anghel ay hindi kinaawaan ng Diyos na nagkasala sila, sa halip itinapon sila sa malalim at madilim na hukay para roon hintayin ang araw ng paghukom. Dinidiin niyan yung sinabi nung una. May mga anghel na nakatabi ngayon at iniintay yung paglilitis nila. May mga anghel naman na mga masama espiritu na hinahayaan ng Diyos na kumalat sa pangunguna ni Satanas. Maging hindi alam nito mga demonyo na to, ginagamit na rin lang sila ng Panginoon para masubok na kung sino yung totoong sa Panginoon. Ginagamit ng Panginoon ang mga demonyo para patatagin yung mga anak ng Diyos. Kasi walang ibang ginawa ang demonyo kundi labanan ng mga tao. At pagka hahayaan ng Diyos, hindi palagi. Sa tuwing hinahayaan ng Panginoon na yung mga demonyo ay lumaban sa atin, tumitibay tayo. Meron akong kaklase sa Hagonoy, Pastor Pio, sila Pastor Jo, si Pastor Serio. Hindi ko classmate yan, pero mga totoong kaibigan yan. Sabi nila sa akin, sa palaisdaan doon, halimbawa, sa palaisdaan ng Sugpo, na maglalagay doon ng mga ano, yung mga hipon, no, yung mga nagiging sugpo na malaki. Naglalagay din sila doon sa palaisdaan na yon ng mga isda. Bango siguro, tilapia, hindi ko alam yung eksakto, no, pero naglalagay rin sila na isda. Sabi ko, bakit? Baka kainin ng mga isda yon, lalo na kung maliliit pa. Sabi nila, hindi. Kasi ang gagawin ng mga isda na yon, hahabulin yung mga hipon. Kaya magtatatakbo yung mga hipon at yung mga hipon at galaw ng galaw, yun yung lumalaki. Yun yung nagiging mataba. Pero pagka yung sugpo, eh, walang ibang ginawa kundi nakabitin doon sa isang kahoy sa ilalim ng tubig, yun yung mga hipon na hindi lumalaki. Amen. Naintindihan nyo ba? Kung gusto mong Kristiyano ka na wala kang pagsubok, kung gusto mong Kristiyano ka na wala kang pakikibaka, ayaw mo nang lalabanan ka ng kaaway, ikaw yung Kristiyano na maliit. Hindi ka ma-exercise. Next, Revelation chapter 12, verse 7. Pahayag, chapter 12, verse 7. Pagkatapos nito, nagkaroon ng digmaan sa langit si Michael at ang mga kasama niyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at lumaban din ang dragon at ang kanyang mga anghel. No? Pagka sa paglalaban, hindi ito para kang robot, no. Nagpasya sila, lalabanan nila ang kampo ng, ang hukbo ng Panginoon. You choose to fight. Kaya lang, nung nag-head to head, si Satanas at yung kanyang mga anghel, at si ang Angel Michael at yung kanyang mga anghel, nagsalpukan, natalo yung puwersa ng kaaway. But they chose to fight.
lumaban sila. Meron silang pagpapasya. Psalm 103 verse 20. Psalm 103 verse 20. Sabi rito, Psalms 103 verse 20, purihin ninyo ang Panginoon kayong mga anghel na nakikinig at sumusunod sa kanyang mga salita. Nakikinig sila at sumusunod. Now, ang pakikinig at pagsunod, alam natin yan, that's a choice. At ganun yung mga anghel na ito, kaya nga ang tawag sa kanila ng Panginoon, mga banal na anghel. Hindi sila basta-basta mga anghel, kundi they are holy angels. Bakit? Dahil sila ay mga anghel na nakikinig at sumusunod. They had a choice. Pinili nila. Hindi sila innocenting anghel na walang alam tungkol sa kasalanan. Alam nila, nakita nila yung nangyari kay Satanas. Nakita nila nung nakikipaglaban. Pero sila, ang pinili nila ay pakinggan at sundin yung salita ng Diyos. Okay, so number one, they know. Number two, they have a choice. Number three, they desire to look. Ninanasa nilang makita. They desire to understand. Gusto nilang maintindihan yung kaligtasan. Alam nyo ba yung mga anghel? Hindi nila alam noon yan. Can you imagine yung mga anghel na nanonood sa mundo at nakikita nila na yung isang mamamatay tao, biglang sinabi ng Diyos, matuwid yung mamamatay tao na yon. Dito sa langit pupunta yon. May mga anghel, ano? Ni hindi natin ma-imagine ano nasa isip ng mga anghel nung nakita nila na ang Panginoon, the Word, ang Logos, nagpaliit, tinanggal niya yung kanyang pagka-Diyos, yung katangian na nagpapareho sa kanya sa Diyos. At nagpakumbaba at hindi ko nga ma-imagine eh. Pero halimbawa, kami ni Amy, parehong anghel. Amy, tignan mo ang salita. Ilalagay dun sa tiyan ng babae. Bakit ganun? Paano nangyari yun? Magbasa tayo. Unang Pedro chapter 1 verse 10 to 12. Unang Pedro chapter 1 verse 10 to 12. Napakaganda nito. Unang Pedro chapter 1 verse 10 to 12. Sabi rito, ang kaligtasang ito'y pinagsikapang saliksikin ng mga propeta noon. Yung pagliligtas ng Panginoon. Sabihan niyo akong pagbasa. Sila ang nagpahayag tungkol sa kaloob na ito ng Diyos, ipinahayag na sa kanila ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila na maghihirap siya bago parangalan. Kaya patuloy sa pagsasaliksik ang mga propeta noon kung kailan at kung papaano ito mangyayari. Yung mga propeta noong lumang tipan, sila ang ginamit ng Panginoon, sila Isaiah, sila ang nagsabi na, hindi ko nga ma-imagine yan eh. No? Limbawa, ipahayag ng Holy Spirit kay Isaiah yung kapahayagan. Tapos isusulat ni Isaiah, ang isang birhen ay manganganak. Isang birhen ay manganganak? Ano mangyayari yun? Isang birhen? Ayun, baog, pwede pa. Kasi may asawa. Pero yung birhen? Sige, sulat na rin natin. Ang isang birhen ay manganganak. Oh, at ganito, tatawagin siya. Pero ipinapahayag sa kanila ng banal na espiritu, pero hindi nila maintindihan ng lubos. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa lahat ng mga propeta, ang pinakadakila na si Juan Bautista. Dahil yung lahat ng mga propetang nauna sa kanya ay nagpahayag tungkol sa Mesiyas, sa pagdating ng Panginoon. Pero si Juan Bautista lang ang talagang nakakita. Nagsabi, eto na ang kordero ng Diyos. Ayan na. Siya ang pinakabinigyan ng kapahayagan na mag-declare. Siya yung messenger. Diretso tayo, verse 12. Verse 12, ipinahayag din sa kanila na ang mga bagay na ipinaalam nila ay hindi para sa ikabubuti nila, kundi para sa atin. At ngayon, napakinggan nyo na
sa mga nangangaral ng magandang balita ang mga ipinahayag nila, nagsalita sila sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritong isinugo sa kanila mula sa langit. Ano yung kasunod? Kahit ang mga anghel noon ay nagnanais na maunawaan ang magandang balitang ito na ipinangaral sa inyo, ang mga anghel noon, hindi nila alam yan. Gusto nila maintindihan. Bakit namatay ang Panginoon? Bakit ganito? Bakit ganyan? Anong kahulugan nito? Paano yung ang banal na Espiritu? Ang isip ko ay naglalaro eh. Nag-isip ako, ano kaya ang tingin ng mga anghel pagka merong isang sinasangkapan ng banal na Espiritu, pinupuspos ng banal na Espiritu? In the natural eyes, hindi natin alam ang nakikita. Sa aklat ng Gawa, sabi roon, may bumababang dilang apoy. Nag-aapoy yung isang pinupuspos ng banal na Espiritu. Now, yung mga anghel, nakikita nila yan kasi namumuhay sila in the spirit world. Pati rin yung mga demonyo, nakikita nila yan pagka ang isang Kristiyano ay napupuspos ng banal na Espiritu at siguro, wow! Nangyari sa kanila yon. Ang Espiritu ng Diyos ay pumasok sa kanila. Wow! Paano nangyayari yon? Kasi sa kanila, hindi nangyayari yon eh. No, gusto nilang maintindihan yung kaligtasan. Paano natatransform yung tao? Paano na ipanganganak na muli sa Espiritu at nakikita nila yung transformation ng isang tao at nag-iisip, wow, gusto na yung maintindihan. 1 Corinto chapter 4 verse 9. 1 Corinto chapter 4 verse 9. Basahin natin. Sabi rito, sa tingin ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na parang pinakahamak sa lahat ng tao para kaming mga taong bibitayin na na ipinaparada sa harap ng buong mundo sa mga tao, ano yung kasunod? At sa mga anghel. Kasi noon, pagkapapatayin ka na, pugutan ng ulo, pinaparada ka pa, tapos nando doon sa magkabilang panig yung mga tao, pinapanood ka. Sabi ni Pablo, yun ang nangyayari rin sa amin dito sa buhay na ito. Para kami nagpo-prosesyon, nakikita kami nino? Nino raw yan? Ng buong mundo, sa mga tao at sa mga anghel. Even the angels, nakikita nila pagka yung mga anak ng Diyos ay pinahihirapan. Hindi nila masyado maintindihan yan. Paano mangyayari yun? Teka, may kapangyarihan ng banal na Espiritu rin ha. Bakit hinayaan ng Diyos na mahirapan yun? Bakit pinayagan ng Diyos na saktan yun? Anak niya yun. Nasa kanya ang Holy Spirit. No? Nagmamasid sila. Kaya nga, pagdating sa Epeso, tingnan nyo sa aklat na Epeso, balikan ninyo. Chapter 1. Yung pinag-aralan natin noon. Sige, munta kayo sa Epeso, chapter 1. Hindi ko na naman pa sa inyo. Basahin natin. Mag-umpisa tayo sa verse 7. Basa. Ready? Go. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyaya pinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang ipatupad sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng itinakdang panahon. At ang planong niya'y pag-isahin ang lahat na nasa langit at nasa lupa at ipailalim sa kanyang kapangyarihan. Kaya sabi rito, no? Ang tindi ng Panginoon, binigyang kanya ng kaunawaan para maintindihan mo itong plano ng Diyos na ito. Ito ngang plano ng Diyos na ito, hindi nga naintindihan ng mga anghel noong una eh. Pero ipinaunawa sa iyo. Lucas chapter 15 verse 10. Lucas chapter 15 verse 10. Tingnan niyo yung sinabi ng Panginoon pagdating sa mga anghel. Nanonood sila, nakamatsyag sila.
Nakita nyo na, Lucas 15:10. Basahin natin. At sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit, masayang masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Ang binanggit kasi ng Panginoon dito yung nawawalang salapi nung tao na nung nakita niya, nagdiwang siya, sinabi niya sa mga kaibigan niya. Ganon din daw sa langit. So pagka tayo pala ay humahayo, nakamatsyag ang mga anghel. Pagka ikaw pala ay nagsishare sa kaibigan mo, nanonood sila at inaantay nila. At pagka merong isa, ano raw? Pagka may isang makasalanan na nagsisi sa kanyang kasalanan, oh, nagkakatuwaan yung mga anghel. Wow! Pulihin ang Panginoon. Nagdiriwang ang libo-libong mga anghel. Tapos tayo minsan, hindi pa natin ma-appreciate yan. Papasalamat po ako sa Panginoon. Humayo kami ron. At may sinerang kami at tumanggap sa Panginoon. Nagsisi po. Ilan? May isa po. Ay, isa lang. Panghina pala ng group niyo eh. Isa lang ang mano sa inyo. Kami, pito. Hindi mo naiintindihan. Yung isa na yon, napakahalaga sa Panginoon nun. Bakit tayo humahayo? Bakit tayo nagtsatsaga kahit sa kaunti? Kagabi, nagbukas tayo ng gawain, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Bahagi pa rin siya ng kausyong pero kabundukan na. Jiaxian District. No, lampas pa ng Chisan. Paakyat na ng bundok. Yung bundok dyan na nakikita natin, doon kami nagpunta. Kulang-kulang 2 oras ang biyahe. Papunta doon. At ano yung paliit ng paliit. Feeling ko nasa Baguio kami lahat. Sabi, ay, parang Baguio. Sigsag. Ang matindi lang doon, yung pagkasigsag niya, ang liit ng daanan. At ano talaga, mahamog na, ganda ng lugar, mataas na. Ilan yung Bible studyhan mo ron? 4. Pero sabi nung contact natin doon, marami pa raw Pilipino ron. Ay, ba't ka magtsatsaga ron? Mahal ng gasolina, kaysa kung dyan ka na lang sa kapitbahay. At ako nga, alam nyo, masayang masaya ako nung pauwi kami. Praise God, napapray patuloy ako habang nagmamaneho. Buti hindi ako pumikit. Bakit? Nakita ko yung nangyayari sa kalangitan. Nagagalak yung mga anghel, nagagalak ang Panginoon na may nagdala ng mabuting balita doon sa kakaunting Pilipino nandun nagtatrabaho sa kabundukan. Alam nyo yung patutuo ng isang taga ano? Taga saan yun? Cagayan de Oro. 10 taon raw siyang na-backslide. At kanina nung nagpe-pray na kami, sabi niya, kanina po nagpe-pray tayo, napaiyak po talaga ako. Kasi biruin mo, dito pa sa Taiwan, may pinadala ang Diyos para abutin ako. Praise God! Ngayon marinig mo yan na yung mga tao nagsasabi, hindi ko akalain na dito pa ako aabutin ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Isang anghel, nagkakatuwa. Ayun, isang kaluluwa. Pero yung mga anghel ay nagdiriwang. Finally, magtapos na tayo. Unang Juan, chapter 5, verse 18 to 19. Tapos magbibigay ako ng mga statement. Tapos bukas po, meron muna tayong special na gagawin bago tayo magpatuloy ng Epeso. Kala ko tong Epeso, nung inuumpisahan natin, matatapos ako ng 2 linggo lang. Isang chapter, 2 araw. Pang ilang lesson na natin ngayon? Lesson ano na ngayon? Wewe. 23? Ba? Unang Juan chapter 5, verse 18 to 19. Sabi rito, alam nating ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Amen? Walang nag-amen, ha? Amen? Amen? Iniingatan siya ng anak ng Diyos at hindi siya maaaring saktan ng diablo. Tandaan niyo yan. Hindi ka maaaring saktan ng diablo. Huwag ka nang matakot diyan sa dilim. Hindi ka pwedeng saktan ng diablo. Naku, baka managinip ako, nakakatakot. Hindi ka pwedeng saktan ng diablo. Eh bakit po siya nagkasakit? Tandaan ninyo, hindi kayo pwedeng saktan ng diablo. Kung may nangyaring sakuna sa iyo, niloob ng Panginoon yan. Pinayagan ng Panginoon ng kaaway. O sige, galawin mo yan. O sige, tanggalin mo yung trabaho niyan. Pero walang magagawa ang demonyo sa kanyang sariling kaisipan. Eh ba't pinayagan ng Panginoon? May layunin siya. Pero huwag kayong matakot kay Satanas.
sa Panginoong kayo matakot. Amen? Hindi kayo maaring sakta ng Diablo. 19, ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Ngunit alam nating tayo'y mga anak ng Diyos. Tigil-tigilan natin yung panonood ng mga walang kwentang mga palabas, mga artistang kung ano-anong prinsipyo ang isinisiksik sa inyo. Basahin natin uli rito. Verse 19, kayo magbasa. Ready? Go. Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Ngunit alam natin tayo mga anak ng Diyos. Eh, Pastor, harmless naman ito. Ano lang naman ito eh. Palabas lang naman ito at ano... Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Pagkayang pinapanood mo, hindi ipinapahayag dyan na si Jesus ay anak ng Diyos. Pagka hindi itinuturo dyan yung prinsipyo na pagtitiwala sa Panginoon. At ang puro nangyayari dyan ay puro yung kaisipan ng tao. Ginagamit ng demonyo yan laban sa iyo. Maliwanag ba yun? Pero, hindi tayo pwedeng galawin ng Diablo. Magtapos na tayo dyan, mga kapatid, napakalakas ng kapangyarihan natin na nasumpungan natin mula sa Panginoon. Hawak niya tayo. Ang kinabukasan natin ay nasa Panginoon. Ang masasamang espiritu ay walang magagawa sa isang tao na naniniwala sa Panginoon. Na naniniwala na siya ay anak ng Diyos. Yun lahat ng pinag-aralan natin na paraan para talunin si Satanas. Walang kwenta lahat yan kung hindi nyo paniniwalaan at kung hindi nyo isasagawa. So paniwalaan at isagawa. At si Satanas ay kakaunti na lang ang panahon. Kakaunti na lang rin ang panahon natin. Kung kaunti ang panahon niya, mas kaunti ang panahon natin. Kaya tayo ay tumibay. Pakalakas kayo sa Panginoon. Pakatibay ka sa Panginoon. Sa harap ng mga tukso, pagsubok, kahirapan, pag-uusig, pakatatag kayo sa Panginoon. Humayo kayo, ibahagi niyo yung salita ng Panginoon. Hayaan mong nakukulitan sa iyo yung mga katrabaho mo. Pahayag mo sa kanila. Kahit, Brad, mahal ka ng Diyos. Tandaan mo yan, ha? Mahal ka ng Diyos. Eh, hindi mo na ako dadalo sa inyo. O sige, hindi ka dadalo. Pero tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Namatay ang Panginoong Jesus para sa iyo. Tinubos ka ng Panginoon. Kaya magpaangkin ka na sa Panginoon. Natubos ka na ng Panginoon. Magsisi ka na. Amen? Lord, salamat po sa inyo sa pag-aaral na ito. Tulungan niyo kami. Ang dami niyong kaalaman na ipinagkaloob sa amin, tulungan niyo po kaming isagawa. Buong pagpapakumbaba na hinihiling namin sa inyo. At pinapasalamatan namin ang patuloy na pagsagana ng biyaya niyo sa amin upang kami makapamuhay na may tagumpay. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.